O mga par, ang video natin ngayon ay yung ginawa namin dito sa Cubo de Bernardo. So, i-share ko po sa inyo yung aming ginawa dyan at yung Cubo de Bernardo. Bali, yan ay isa pong para siyang resort. Para na rin hotel siguro kasi yung mga ginawa namin yan, yung mga Cubo na yan, pwede mag-stay family. Tsaka may swimming pool po yan. Hindi nga lang ganun kalaki. Gaya niya, may ginagawa pa siya ng swimming pool na yan. Kaya, kung gusto niyo lang po ay mala nature na bakasyon, pwede po kayo dito sa Cubo de Bernardo. So, ayan, bali, ito na po yun nung natapos namin. So, kung nakikita niyo po yung mga windows na yung mga sliding windows, yung white po yun. Yan po yung ginawa ng bali. Walo po yan, up and down po itong mga Cubo na to. Kaya, bali, may mabilis lang namin na nagawa kasi nga yung mga frame niya, naka-install na, naka-fix na siya sa bawat bintana. Kaya, yung sliding na lang ang aming in-install. So, ayan po, kita niyo naman sa Cubo de Bernardo, yan yung kanyang daan. Talaga po ano to, liblib to. So, yung mga gusto dyan ng mga medyo tagong lugar, ayan, maganda po yan. Maganda po dito yan. Ayan, ito po yung entrance nila. Ayan, nakaparking lang po kami. So, ito na po yung loob. Ayan, kita nyo naman po, halos puro puno po yan. Napaka-tahimik. Maririnig nyo lang talaga yung dahon. So, ayan. Maganda po yung area. Maganda po yung place nila. Bali, ito po, bago po yan. Marami mga paligid po yan. Meron na po siyang mga Cubo. Ayan, kaya po. Pero andiyan, meron din pong restaurant, pwede ko i-order. Yan, pagkatapos namin na magtrabaho, nagkape kami dyan sa may Cubo de Bernardo. Ayan, ako. Yan po yung aming team. Ayan. At talagang medyo malamig po nung araw na yan. Kaya kape ang aming minerienda. Tsaka makikita niyo po, yan o, ito yung isa nilang 5,000 daw po yung nito, yung 22 hours. Yan, may apat na room for 4 person, 5,000. Pag may may additional person, additional 500 yan. Okay, at hanggang dito na lang po yung aming vlog. At abangan niyo po susundali yung aming mga iba pang gagawin. Para po magkaroon kayo ng idea, makakuha kayo ng mga design para kung gusto niyo pong magpagawa na sa inyong bahay, sa inyong negosyo ng mga glass at aluminum, marami po kayong diyan, marami po kayong makikita. Tsaka kung yung mga design, meron kakaroon na po kayo ng mga idea. So, kayo na po ang bahala kung magkano ang yung budget tsaka magkano yung mga halaga ng inyong kakailangan. Okay, so hanggang dito na lang po ulit. Baka naman, ginagawa mo. Like, subscribe, at saka follow nyo na rin po kami para sa mga susunod naming adventure ng aming glass and aluminum. Okay?